Isa akong bilyonaryo. Kabanata 72. Sandali lang. Darating ang mga tao ng Black Dragon Gang. Maganda ang itsura nila. Sandali lang, kailangan nating lumayo sa sarili natin para hindi damanak ang dugo. Pero medyo malakas pa rin ang loob ng lalaking to, kahit na ang girlfriend niya ang mag-provoke sa Black Dragon Gang. Oo, hanga ako sa tapang niya. Sa puntong ito, mayroon ding ilang mga batang babae sa karamihan na nagbubulungan sa karamihan. Nang pinag-uusapan ito ng lahat, lumitaw ang maalamat na Black Dragon Gang, ang pinakamalaking gang sa Santa Lucia. Biglang may sumigaw, "Nandito na tayo, nandito na tayo." Biglang natuwa ang mga nanunood at nagmadaling tumingin sa direksyon ng pinto. Sa oras na ito, huminto ang serye ng mga mamahaling sasakyan sa gate ng paaralan. Ang mga luxury car na ito ay puro itim na may itim na dragon. Isa itong kotse na espesyal na ginawa ng Black Dragon Gang para sa sarili nitong guild. Hanggat dumating ang ganitong uri ng kotse, malalaman ng iba na ito ay ang itim na Dragon Gang. At ang buong 12-12 ng mga kotse na ito ay maayos, tulad ng mga sanay na sundalo, na maayos na nakaparada sa gate ng paaralan. Oh, Diyos ko, ito ay kamangha-mangha. Hindi ako nakakakita ng ganoong eksena minsan sa maraming taon. Nabalitaan ko lang na mahal siya ng ninong ni Danica. This time, personal na silang dumating lahat. Dapat bang pumunta lahat ng miyembro ng gang sa oras na ito? Ang mga pinto ng itim na dragon na kotse ay nabuksan, at 12-12 ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit at pantalon ay bumaba mula sa kotse. Ang mga lalaking ito ay nakasuot ng salaming pang-araw at leather na sapatos. Mayroon silang mga kalamnan sa kanilang buong katawan. Ang ilan sa kanila ay may mga galos sa kanilang mga mukha. Puno sila ng mamamatay tao na espiritu. At pagkababa ng mga taong ito sa sasakyan, ang mga tao sa paligid nila ay biglang nakaramdam ng malamig na hangin na umiihip sa harapan nila, at sila ay nanginginig ng hindi sinasadya. Espiritu ng mamamatay tao, ito ang tunay na espiritong mamamatay tao. Tanging ang mga talagang pumutol ng mga tao lamang ang may ganitong tindig. Sa oras na ito, isang taong puno ng pagsamba, bumulong-bulong. Ninong. Mapait na sigaw ni Danica at isinubsob ang sarili sa mga bisig ng kaharap. Ninong, tingnan mo ang aking mukha, ang aking mga braso, ang aking mga tuhod. Mabilis na binuksan ni Danica ang kanyang sugat at tiningnan ang kanyang ninong. Sa oras na ito, nakita ni Jeffrey Guns ang hitsura ni Danica, ibinaling ang kanyang tingin at bahagyang sumimangot. Ngayon si Danica ay nabugbog ng ganito. Kung hindi dahil sa sigaw ng ninong ni Danica, hindi talaga ito makikilala ng tatlong dragon. Kung tutuusin, hindi nakakapagtakang Guns, pero tumatagos talaga ang sugat ni Danica. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lumipad palabas ngayon, una niyang sinalo ang lupa gamit ang kanyang mukha. Nang bumangon siya, ang balat sa kanyang mukha ay karaniwang napupuna, at pagkatapos ay ginamit niya muli ang mukha upang galugarin ang damo. Ang set ng mga aksyon na ito ay nagpalungkot sa mukha ni Danica. Huwag kang mag-alala, bubusugan ka ni Ninong ngayon. Tumingin si Jeffrey Guns kay Danica na may pagkabalisa sa mukha at biglang umungal. Nasaan ang doktor? Halika rito kaagad. Pagkasabi pa lang ni Guns ay may dumating na doktor na may dalang first aid kit mula sa likuran. Tumakbo siya patongo kay Danica at agad na tinulungan si Danica ng may paggalang. Nang makita ng mga manunood ang tagpong ito, sila ay nagpuri at napabulalas. Damn it, sasama ka sa doktor. Ang isang mayaman at makapangyarihang buhay ay isang kasiyahan. I think that boy should be scared now. Ang mga hakbang na binigay ni Danica kanina ay hindi pwedeng bumaba. Now it's too late to go. Walang silbi ang panghihinayang.
Ngayon huli na ang lahat. Mamamatay na siya ngayon. Panahon na para gawin ito. Oras na para gawin ito. Hindi ko alam kung saan ang galing ang isang mababang boses, ngunit ang orihinal na maingay na karamihan ay biglang tumahimik, at walang gumawa ng ingay. Itong dalawa ba? Itinuro ni Jeffrey Gaunt sina Marvin at Joanna na hawak ni Marvin. Mabilis na tumanggo si Danica, at nakita ang hinanakit sa mga mata ng kanyang anak, si Jeffrey ay nagbigay din ng malamig na ngiti. Tinitingnan lang ni Jeffrey ang isang dosenang tao sa paligid niya. Biglang pinalibutan ng dosenang tao si Marvin at Joanna. Sa isang kisap mata, ang mga kumakain ng melon na kakatipon lang sa paligid nina Marvin at Joanna ay nagkalat lahat. Tinitingnan ni Jeffrey si Marvin at Joanna mula sa malayo, na parang ang Diyos ng kamatayan at ang naghihingalo ay nakatingin sa isa't isa. Sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mong gawin, o kung ano pa ang gusto mong sabihin dahil magpapaalam ka na sa mundo. Mula ngayon, hindi ka na pag-aari ng sinuman, lungsod o mundo. Ikaw ay sa akin. Kapag natapos mo na ang iyong mga huling salita at nagawa mo na ang gusto mong gawin, aalisin kita. Hindi mo na kailangang mag-usisa kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong maalis. Ngayon ay masasabi ko na sa iyo na magiging laruan ka. Sundalo, baka ikaw ay maging isang papay na kuneho o kahit isang papay. Huwag kang mag-alala, makakahinga ka at hindi ka mamamatay, ngunit hindi ka makapagsalita. Sa mata ng mundo, isa kang laruan. Huwag kang mag-alala, pipiliin kita ng may-ari. Baka ikaw lalabas sa auction o sa exhibition hall. O siya nga pala, baka lalabas ka pa sa supermarket. Kung may kapalaran ka, mabibili ka ng magulang mo, pero hinding-hindi ka nila makikilala, kahit kailan. Next, baka itapon ka nila, sa ang basurahan, at kasama ang mga langaw at insektong iyon. Nakakatuwang isipin iyon. Napuno ng takot ang mga nanunood nang marinig nila ang mahabang sinabi ni Gaunt. Grabe talaga. Sinabi mo sa kanya na pumunta ngayon, ngunit hindi siya pumunta. Ngayon siya ay patay. Hindi ba tumatawag tong lalaki na to? May tao ba dito? Bakit hindi ka pa dumarating? You believe that? Sinong matatawagan niya? Galing sa Black Dragon Gang. Sandali lang, ninong, hindi natin sila mapapaalis ng ganoon kadali, biglang dumating si Danica mula sa likuran, na nakatingin kay Marvin na may pagmamalaki. Babawiin ko lahat ng records na kakatanggap ko lang. Tinuro ni Danica si Joanna at sinabing. Sa pagkakataong ito, excited ng ngiti ang sinabi ni Danica, dahil masyadong exaggerated ang ngiti ni Danica, na milipit ang mga sugat sa mukha nito, at mukhang napakasama. Huhuberin ko ang maliit na asong ito ng kanyang damit at tingnan kung ano ang magagawa niya sa kanyang mga buto. Napaisip si Jeffrey at sinabi sa mahigit isang dosenang tao, palibutan ninyo ang lalaking iyon. Huwag hayaang gumalaw siya. Kapag gumalaw kayo, tatamaan kayo ng kutsilyo sa katawan. Oo. Sa isang iglap, isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ni Marvin, bawat isa sa kanila ay may hawak na kumikinang na punyal. Mukhang naalala ko na tumawag ka lang para tumawag ng mga tao. Nasaan sila? Mahirap bang umuwi para maghapunan? Kabanata 73. Hinawakan ni Danica ang kutsilyo sa kanyang kamay at lumapit kay Marvin at sinabing, Marvin, hindi ba napakalakas mo ngayon? Isa-isa ang damit ni Joanna. Kapag hindi mo ako sinunod, puputulan ko ang mukha nitong munting asong ito. Ang sabi ni Danica ay bubuksan na ang damit ni Joanna, biglang may natusok na kutsilyo sa nakaraan. Brush. Sa oras na ito, direktang hinarang ni Marvin ang kutsilyo at nagpakawala ng mahinang ugong. Ang matalim na kutsilyo ay malalim na ipinasok sa braso ni Marvin. Well, you dare to protect this little bitch. I think you can insert a few knives.
Sa oras na ito, lalong nagalit si Danica. Pagtingin kay Marvin, muli siyang naglabas ng punyal. Sa puntong ito, malapit nang mawalan ng pag-asa si Marvin. Anong problema? Tungkol naman sa mga tao, hindi pa sila nagpapakita. Talaga bang walang pinadala si Uncle Albert sa kanya? Sa oras na ito, hinablot ni Danica ang isang sulok ng damit ni Joanna, at ang punit ay upang punitin ang damit ni Joanna. Kinagat ni Marvin ang kanyang mga ngipin. Ngayon, kahit hindi dumating ang pamilya, babayaran niya ang buhay niya rito at paprotektahan ka Joanna. Sa pagtingin kay Marvin ay naglakas loob pa rin lumaban, muling itinaas ni Danica ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng malakas na ingay, at ang buong hangin ay napuno ng amoy ng gasolina. Naririnig lang ang boses na gumagalaw ay natatakot na, at pagkatapos ay diretso sa direksyon ng boses upang makita ang nakaraan. Nakita ko ang isang VW na direktang tumama sa mga kotseng iyon ng Black Dragon Club, at agad na binasag ang lahat ng sasakyan. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na sinabog ng mga tao ang palayo. Damn it, this guy is too unlucky to hit someone's car at this time. Tapos na. Patay na ang driver. Ang mga itim na Dragon Club na kotse na ito ay pasadyang ginawa. Natatakot ako na ang isa ay magagastos ng malaking pera. Kung hindi ka magbabayad, mabuti pang ingatan mo ang iyong buhay. Tingnan mo ang mukha ng malaking tao, kasing itim ng ilalim ng palayo. Sa oras na ito, baliw na talaga si Jeffrey. Gustong-gusto niya ang sasakyan niya pero kailangan niyang ibangga ito ng ganito, na nakakapagpadugo ng mahabang puso. Sa oras na ito, mukhang nasa 30s ang isang taong bumaba mula sa Volkswagen bus. Siya ay nakadamit ng canvas at mukhang isang ordinaryong migranteng manggagawa. Pagkababa ng sasakyan, dumiretso ang lalaki sa harapan ng Dragon 3. Sa sandaling ito, nang makita ng mga tao ang driver, natakot sila sa kanya. Natatakot ako na ang taong ito ay tumalon sa ilog na may panghihinayang. Hindi ko alam kung bibitawan niya siya kung lumuhod siya ng diretso sa harapan niya. Sa oras na ito, tumingin si Jeffrey sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, nagngagot ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ikaw umakyat dito para sa akin. Ngunit hindi narinig ng medyo may edad na ang mahabang sinabi ni Guns. Diretso siyang pumunta sa mahabang San at pumunta kay Marvin. Lumuhod siya sa isang tuhod at ibinaba ang ulo. Kumusta, Master Cruz? Sa oras na ito, lumuhod pa ang driver sa harap ni Marvin, tulad ng mga taong itim na dragon sa paligid ay wala talaga. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat nang makita ang sitwasyong ito. Nakita nila si Marvin na sumisigaw ngayon, ngunit hindi nila inaasahan na ang bata ay talagang dumating sa isang lengteking. At ang lengteking na ito ay tila napakagalang kay Marvin, ngunit siya ay masyadong natulala. Ano ang edad ng pagluhod sa harap ng mga tao? Parang secondary disease lang, tawanan agad ng mga tao sa paligid. Sa pagkakataong ito, nagpakita rin ng panunuya si Danica. Akala niya ay maaaring tawagin ni Marvin ang isang taong may kakayahan, isang migrant worker lang. Nang makita ni Marvin ang kanyang kaibigan, ang malaking bato sa kanyang puso ay biglang nahulog at sinabi sa kanya, "Gawin mo ang dapat mong gawin. Tumango ang magaling na kaibigan sa boxing." Pagkatapos ay direktang kumuha ng isang hugis cruz na karaniwang plato mula sa sariling kamay, nakakita ng isang bukas na lugar, ilagay ang karaniwang plato na ito ng direkta sa lupa. Sa oras na ito, nang makita ng mga tao ang hitsura ni Migs Aston, lahat sila ay nataranta at sunod-sunod na pinag-uusapan ito. What the hell does this guy want to do? Throw a sign. May sakit ka. I think this guy is also a psycho. Haha, no wonder lalapit sila para tumulong. Dalawang psychopath pala ang nagtutulungan.
Sa oras na ito, nang marinig niya ang gayong uri ng panunuya, ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit matagal na sumigaw si Guns. Itulak mo siya. At narinig ito ng ilang tao ng Black Dragon Club, at diretsyong kumuha ng machete at tumingin sa tatlo sa harapan. Maiintindihan niya na hindi gusto ng amo nila ang migrant worker na ito. Nang makitang malapit ng mahulog ang isang machete sa katawan ni Migs Aston, tinakpan ng mga tao sa paligid ang kanilang mga mata, ngunit sa oras na ito, nakarinig sila ng hiyawan. At nagulat ang lahat ng makitang lumipad palabas ang mga miyembro ng Black Dragon Club. Nanlaki ang mga mata ni Jeffrey at tumingin kay Migs Aston. Walang ibang nakakita sa kanya, ngunit malinaw ang kanyang nakikita. Ang lalaking ito ay talagang lumipad palabas sa kanyang dosenang maliliit na kapatid na may isang pares ng kamao. Mamamatay tao. Ito ay isang tunay na master. Sa oras na ito, ang puso ng Dragon 3 ay biglang medyo bigla, naramdaman niya na parang may pinupukaw siyang hindi dapat ay provoke. At sa oras na ito, biglang dumating ang isang dagandong mula sa malayo. Bigla na lang, nakatawag ng atensyon ng mga tao. Ano ba? Parang eroplano. Tingnan mo, ito ay isang helicopter. Mukhang papunta sa amin ang mga helicopter na ito. Anong problema? 1, 2, 3. Ang daming helicopter. Biglang binuksan ng mga tao ang palayo, at lahat sila ay nag-usap at tumangala sa langit na nakatingin sa helicopter. Habang papalapit ng papalapit ang helicopter, palakas ng palakas ang tunog, na gumagawa ng napakalaking hagong sa hangin. Karaniwang nakikita ang mga helicopter, ngunit ngayon ay 7 helicopter ang magkasama, ang ganitong uri ng eksena ay makikita lamang sa pelikula. Sa oras na ito, habang nakatingin sa lumilipad na sasakyang panghimpapawid, medyo nanginginig ang mga binti at tiyan ni Jeffrey. Ang helicopter ay kakilakilabot, ngunit sa maikling panahon na ito, maaari niyang tawagan ang helicopter na napakasama. Dahil ang Santa Lucia ay may no-fly order, maaari nitong tawagan ang eroplano sa loob ng maikling panahon, na nagpapatunay na ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito ay may magandang mata. Hindi nagtagal, huminto ang helicopter sa karaniwang disk na inilagay ni Mims. Sa oras na ito, napagtanto ng mga tao na ang orihinal na karaniwang disk ay upang sukatin ang puwang sa paghinto para sa eroplano. Pero kapag naiintindihan nila na ang mga helicopter na ito ay kasama rin ng mga kaibigan ng boxing, bigla silang may naisip. Hindi ito nangangahulugan na ang mga helicopter na ito ay tinatawag din ni Marvin. Paki-like and subscribe naman. Salamat sa mga sumusubaybay.